mga kapatid. Continuous ito doon sa ginawa ko doon sa thriller. Nagawa ko na pala yung thriller, bali yung ilaw lang noon ang ginagawa ko noon. Simple lang po yung ano noon na problema. So andito ako sa isang sasakyan pala, kapatid, sa YT family. Andito kasi isang sasakyan na ano, problema nito yung video. Dinayagnose ko po yung ano niya, yung kasi wala daw, hindi daw pick up, walang pick up, so Mercedes Benz ito. So chichik namin, i-road test namin kung okay ba yung ano niya. Sama ko yung driver, ayan yung driver na gwapo, yung India. Buntis na siya kasi ayaw ko kung sinong tatay niyang ano, yung ano niya. I-check namin sa daan kasi wala daw pick up, sabi niya. Pero kinitin ko naman, okay naman yung cylinder niya. Yalaro, let's go. So i-retest namin to, i-update ko kayo ulit mamaya. Ito pala continuous ko. So yan, ito dinadiagnose ko yung ano niya. So tinitingnan ko kasi yung ano nito, yung engine niya. So ayan, oh, engine. Ayan. Check natin yung inject, yung pump niya. So nakalagay doon. Ayan. Ayan, oh. Unit pump system. Click. Double click ko. Nakalagay doon kung 6 cylinder siya or click natin 6 cylinder yung makina. Yan. Beep. Yun ang kabertarik, dawar ang tanong. Kabertarik, bro. Check. Kabertarik, mapi. Yes. Kabatarik dyan. Yun ni biro. Ada kabatarik. Check anta ru. Sura-sura ru. Check ka na. Please kalam pick up mabi. Ana sup dyan, cylinder dyan. Ada makina taban kalas. Mabin, bani tani maram mapi kalam pick up mapi. Ada makina taban, kalas. Pulo, jen. Sensor, jen. Makina jen, jen. Mia. Makina karab. Makina mapi pick up. Mapi ada asal. Desil muskila mapi. Kalam ali, kasih mamu talim. Driving eh, driver na pogi oh. Hi. Hello. Seryoso yung driver na eh, yung ano, yung ano niya. So, ayun lumabas yung solenoid mechanical supercharger. Still open. Ayun lang lumabas. Kinancel kasi ang ano nito, yung sa turbo.
mababasa niya po yung ano. Temperature 35 degrees centigrade. Most air 1051 bar. Atmospheric pressure 1014 bar. So yung iba walang reading yung sa engine oil. Tapi kasi luwak-luwak pa kami. Pinaruntis ko yung ano. Sinitsi ko yung ano niya. At sira yung daan dito. Village na ginawa. Tawag ng sa Arabic.
apa tarik lu hitam badin su. Badin anak cek komputer ada eje makan. Si pendapat cek komputer lagi error yung bulb number 2. Victor number 2. Lagi error siya, sen nago open. Hindi ko rin problema naga nakalagay doon yung bulb nun ay mag-open para lagi takap. Hindi ko ngayon, ni-receive ko. Continuous. So ayan, andito na pala ako. Bali, andun na yung sasakyan sa labas. Andito ako sa electrical room. Ayan, pang testing ko, tester. Ito yung ano namin na pang check. Ito yung pang check ko pala ng mga ano, pag naka-series ito eh, series. Ulit ah. Ito lang, temporary lang ginawa ko to. Itong test prod na to. So, pag pinagdikit ko, ayan, nagsisignal light siya. Temporary ko lang ginawa ito pang check namin ng ano. Series yan ang tawagin. Kinabitan ko ng, ito relay yan eh, relay. Ng flasher. Flasher relay. So, pagka idinikit ko ito, ayan. Nagsisignal siya. So, ito yung pang ano, yung mga Mercedes-Benz sa mga pang signal light na ano, ito yung relay niya. 24 volts supply. Pagka i-dedicate ko to, pag binitawan ko, yan nawawala. So ito yung mga pang-check namin ng sa dynamo, yung sa rectifier niya, pag buo siya o hindi. Temporary ko lang ginawa ito. Magulo nga yung wiring. Wala na akong time gumawa ulit. So, dapat gagawa pa ako ng box. Ano, temporary ko lang ginawa yan. Tapos itong isa, ito naman sa EC. Nag-check. Ito yung sa EC test prod nito. Iilaw siya. Yan ang ilaw ginawa ko. Series din yan. So pwede tayong mag-check dyan ng motor. Mga pang EC. Hindi pwede sa DC yan. Pang-check lang yan ng mga fluorescent or coil. Check natin yung coil kung grounded siya. Ayan. Pag grounded na yung coil na, halimbawa ito. Ito yung armature. Pag grounded na siya, ito armature. Pag ganito, pag pinagdikit natin ito, makikita natin may contact sa dito. So, konting chatura lang. So, ito yung armature. Kung tawagin. Pag dinikit mo to ground, ibig sabihin, grounded na yung ano. Pagka umilaw yon, pag umilaw yung pan-test ko na yon, yung pang-easy, pag dumikit na dito, ibig sabihin grounded na siya. Pero may isa pang ano, na hindi mo maano doon sa easy, sa series, light. Kung mayroong growler tester kung tawagin, may pang-test talaga ng armature. Growler tester kung tawagin, may magnet siya. Pag isinala mo, lagyan ng supply, lagyan mo ng isang blade ng, halimbawa ito, yung lagari. Pag idinikit mo na, pag dumikit siyang ganon, wala sila ditong growler tester eh. Pag dumikit yan, ibig sabihin grounded na siya. Yan ang pag-check ng armature. Yan. Kahit yung sa mga dynamo. Dynamo, mayroon kasing katulad dito. Ito yung magnet coil ng field coil ng dynamo. So, konting tutorial. Ayan, dumating na yung isang electrician, kung master electrician. Master electrician. This, how many years, how long to work as an electrician, auto electrician, ECDC? This Nepal country. Nepal came from Nepal. This very handsome people. Very handsome people. Yeah, right? Very same handsome. Hero. Yeah, same hero. Same hero. Like an actor. Yeah. Look at 20 years maybe. Yeah, and then this the test prod. So if you want to check this coil, so put to the ground. Ganon din yon. Pagka umilaw yan, ibig sabihin, pag chinik mo yung isang ano dito, pag chinik mo dito, malalaman mo siya kung grounded siya.
nanyan. So ayan, halimbawa ilapit ko to, no? Patong ko to dito, konting tutorial lang. So yan, wala akong cameraman eh. So pag iginanon ko to sa ground, kasi pag ginanon to, ilaw yan, no? Ito kasi putol na yung winding na to, so ano na siya, grounded na to eh. Kaya ako pinalitan na to kasi grounded na siya. Ayan, nasira-sira na yung coil. Yun naman, nasira yung bearing. Pagkakadalasan kasi, mostly, pag nasira yung bearing, pagka tumapat, mano na yan, wala na yung mga insulator niya. Sa slots niya. Slots. Sira na. Dito, hindi na kami nagre-rewind kasi, ano, matagal yan. Rewind, dali, pero palit na kaagad. Kasi yung cost ng ganito, atos pag may trabaho, pag nag-rewind, mayroong ibang emergency, hindi mo na magagawa to. So, replace ka agad. Ganun ang ano, pinagawa. So, yan ang aking vlog for today. So, ayan po, ito yung ako lang gumawa nito, mga pang-test. Kasi nung inabutan ko, wala silang ganito pang-test eh. Ito yung ano ko, San Juan na multi-tester para sa pag nag-check po tayo ng capacitor. Ito naman yung ginagamit ko pang check ng mga capacitor. Analog na San Juan na multi-tester ang kung tawagin yan, multi-tester. So ito yung ginagamit para sa ma-check mo kung ilang ohms. Ito naman yung makita mo digital. So na-check mo rin dito yung milli-ohms. Ito yung DC. Ito yung direct current. Pag nakaganyan yung ano niya, direct current. Ito yung easy kasi nagaganon siya. So, hindi siya permanent yung ano, direct. Hindi siya direct. Ito direct light. Pagka sa DC tayo, ibig sabihin, pag easy, alternating current, ang direct current is diretso lang siya. So, yun ang ano ng diferensya nung ano. Yun ang sa mga DC. So, ito yung ginagamit ko pang test. Yung iba naman, yung isang milliamp clamp tester, yung clamp ammeter, sinicheck yun kung ilang amperes. Pero wala dito, nandun sa ano ko, sa room, hindi ko dinadala dito. Ito yung ginagamit ko ngayon, pang test dyan. So ganyan. So ito yung easy alternating current. Sa mga outlets, sinicheck mo yon. Ito yung direct current kung sa 28 o 12 volts sa battery, sinicheck natin at check natin dito yan. Ito yung millivolts, direct to AC or alternate. Ito yung ohms, kung ilang resistance. Resistance kung ilan. Ito yung pagka-chinig mo yung resistance, nagbibel sa, nagtumutunog. Ganyan, ayan mo yan. Yan ang ginagamit. Ito yung, dito naman yung sa amperahe. Yung load niya. So yan, ito lang gamit nito. Dito naman sa analog, ito kasi digital, ito naman analog. So, na-check mo, pwede ka rin mag-check dito. Ang pinaka-maximum na voltage dito na nakalagay is 750. Yan po. 750, 250, 50 volts. Yan. Sa AC. Ito naman yung sa resistance 1K. Ano yan? X1 up to 1K. Sa pag nasi-check po kayo ng resistor, mga resistance lang, pwede mo rin i-check dito sa coil, pwede mo rin siyang checkin to ground sa isang slots niya, sa isang coil lagay mo sa ground, pag ano mo siya, nagre-reeling din siya. So yun ang ano ko dito, pero meron talagang pang ano nito, pang test ng coil na ano, pero wala to tayo dito, manual lang. So dito naman ang DC sa meter. So ito yung millivolts. Ohms. Oh, ay, raw na. So ito yung chine-check ng DC. So up to 1000 volts ang DC nito. Direct current DC volts. Okay, mga kapatid. I hope
you like it and you appreciate. Thank you so much sa iyong panonood. So hanggang dito na lang ako, mga kapatid, at sa aking pogi na beautiful at very beautiful babae, akala ko hindi pala beautiful yan. Ito yung very handsome kong kasama na electrician. Okay, kayo nang bahala dyan. Basta hanggang dito na lang ako. Maraming salamat. Bye bye.